Kaya si Green Man, mga kaibigan, eh, no? Green Man? Ito, si Green Soldier. At ito naman ako. Paano ba nangyari na napang-abot kami sa Baguio City? Ganito kasi yun. August 30 na napagdesisyonan namin pumunta sa Baguio City para makagawa ng mga quality content. Wow. At the same time, para makapaggala at makapag-relax na din. Kaya pagsapit ng Linggo, ay pumunta kami sa Session Road para makita ang mga sikat na cosplay and shock artist ng Baguio City. At higit sa lahat, ang makita ang sobrang sikat na si Green Soldier. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Session Road and this is our day 6 dito sa pag-stay sa Baguio and dito na rin yung last day natin dito sa Baguio dahil mamayang hapon babalik na rin tayo ng Maynila. Kaya enjoy na natin to dahil ito na yung last day natin. At nandito kami ngayon sa may Session Road. Tingnan natin kung anong meron dito sa Session Road. First time lang namin makapunta dito eh. Kaya kami pumunta dito sa Session Road ay dahil sa tatlong rason na ito. Reason 1, pumunta kami sa Session Road para makita ang ganda ng Baguio. Tuwing Linggo lang kasi ginagawang entertainment ground ang Session Road eh. Reason 2, pumunta kami dito para makita ang mga sikat na chalk artist ng Baguio City at para makapag-chalk art na din kami. Reason 3, pumunta kami dito para makita ang sobrang sikat na si Green Soldier. Pagdating namin sa Session Road ay nag-ikot-ikot na muna kami. Umaga pa lang ay sobrang daming tao na. Habang nag-iikot kami ay nakita na namin ang mga sikat na chalk artist ng Baguio City. So yung mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may ano, sa mga nag-chalk art ay no. At dahil nandito na din kami, ay bumili kami ng chalk para makapag-chalk art na din kami habang hinahantay na dumating si Green Soldier. So yung mga kaibigan, mag-chalk art din tayo. Kulat na natin yung kito ay no. Sana may mag-subscribe sa atin dito, ang daming tao dito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, ay mag-subscribe ka na. Pagtapos namin mag-chalk art, ay nakita namin ang isa sa mga sikat na chalk artist dito sa Baguio, na si Guit Bench. Siya ay nagbabiral lagi sa TikTok dahil dinodrawing niya lahat ng Beanie members. Sobrang realistic niya kasi mag-drawing, kaya mamamangha ka talaga. Kaya mga kaibigan, as of the moment, nandito tayo ngayon sa may Session Road dito sa Baguio City. Oras natin ngayon is 11:30 at ang mga ano pa lang dito yung mga nagcho-chalk art. Yung mga chalk artist natin dito sa Baguio. So yung mga mime artist natin, kagaya ni Green Man, ng kung ano-ano pa wala pa, hindi pa nagsisidatingan. Siguro mamaya pang mga hapon yun, no? Kasi sobrang init din. Dahil wala pa si Green Soldier, ay kumain na muna kami sa KFC dahil nagugutom na din kami. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na agad kami sa Session Road para antayin si Green Soldier. So yung mga kaibigan, kataas lang namin kumain sa KFC and ngayon nandito na ulit kami sa Session Road. Wala pa rin si ano, Green Man Tol, no? Habang wala pa si Green Soldier ay tumambay na muna kami sa gilid. Makalipas lang ng ilang saglit ay ito na. Dumating na si Green Soldier. Nandito na si Green Man Man? Green Man Man? Wala si Green Man, mga kaibigan, eh, no? Green Man. Hello, Tito Noel. Yes, sir. Pagdating ni Green Soldier ay pumuesto na agad siya para makapagsimula na siya mag-perform. Dito daw siya pupuesto, mga kaibigan. Dito ay nagsimula na magpa-picture ang mga tao kay Green Soldier. Siyempre, hindi mawawala ang mga funny jokes ni Green Soldier sa mga tao, kaya mai-entertain ka talaga. Napagtripan pa nga niya yung mga kasama ko eh. Sobrang galing niya talaga magpatawa. Maya-maya ay nagpa-picture ako kay Green Soldier para may remembrance ako sa kanya. Thank you! Isa lang ang masasabi ko kay Green Soldier. Sobrang galing niya talaga magpatawa.
Biruin nyo yun, lahat ng jokes niya ay on the spot niya lang ginagawa, kaya talagang nakakabilib. At bukod pa dun, mabait din talaga siya. Talagang marami lang ang may ayaw sa kanya kasi hindi nila gusto yung paraan ng pagpapatawa niya. Pero kung ako ang tatanungin, walang mali sa ginagawa ni Green Soldier. Talagang ganun lang ang pamamaraan niya ng pag-i-entertain ng tao. Kung ayaw nyo sa paraan ng pagpapatawa niya, hindi naman niya kayo pinipilit manood sa kanya. Kaya based on my experience, si Green Soldier ay may mabuting puso at marunong makisama sa mga tagaanga niya. Kaya dito natatapos ang ating Baguio session. Sana makabalik pa tayo dito.